Hello, Oralyn. Kumusta na kayo dyan? Kailan ba isinagawa ang kilos protesta ng Venezuela? Good afternoon, Marie. Nagsagawa ng kilos protesta ang daang-daang tao sa iba't ibang syudad ng bansang Venezuela. Kasunod ito ng opisyal na deklarasyon ng Electoral Authority kay President Nicolas Maduro bilang nanalo sa halat na sinasabi ng oposisyon na nabahira ng pandaraya. Sa nasabing election result, itatakdang magkakaroon si President Maduro ng isa pang anim na taong termino bilang pangulo mula 2025 hanggang taong 2031. Kabilang sa mga lokasyon ng protesta ay ang Petare area, isa sa pinakamahirap na lugar ng capital, at ang presidential palace na Miraflores. Itinumba naman ng ibang mga demonstrador ang statue ni Hugo Chavez, ang predecessor ni Maduro, habang sumisigaw at pinupunit ang kanyang campaign posters. Dineploy naman ang mga polis sa lungsod at ang mga miyembro ng National Guard ay nakitang nagpapaputok ng tear gas upang ikalat ang mga demonstrador. Samantala, ayon sa oposisyon, ang mga bilang na kanilang nakolekta mula sa campaign representatives mula sa polling centers ay nagpapakita ng pagkapanalo ni Edmundo Gonzalez laban kay Maduro. Sa kasalukuyan, hindi pa naglalabas ang National Electoral Council o CNE ng mga bilang mula sa bawat isa sa 30,000 na mga istasyon ng botohan sa buong Venezuela. Dahil dito, nananawagan ang mga Venezuelan para sa higit na transparency sa kanilang bansa. At yan ang latest update. Balik sa'yo, Marie. Oh, alam mo, Oralyn, this weekend, aktibo talaga ang mga Venezuelans kahit dito sa Texas. Pero ano naman ang naging reaksyon ng foreign leaders sa nangyayari ngayon dyan naman sa Venezuela? Oh, Maria, no, it's really a topic of discussion, especially now there's multiple elections going on and we're anticipating din dyan sa Amerika, no, yung election din. Kaya yung mga foreign leaders actually have urged Venezuela to release yung buong breakdown ng election results. At nagsalita na nga rin, Marie, yung spokesperson ni United Nations Secretary General Antonio Guterres na nananawagan siya again for complete transparency at timely publication ng election results with the breakdown bawat polling station. At nanawagan rin siya sa mga iba't ibang political leaders sa Venezuela na patuloy na manatili ang kapayapaan sa area nila and to ask their supporters as well for to be able to resolve the issue peacefully. Marie. Oh, Oralyn, mahirap talaga pag ang usapan ay botohan o eleksyon. Pero sabi nga sa Miss Universe, we ask for world peace. Salamat, Oralyn Quijano, mula naman sa Toronto, Canada. We'll be right back.